Magandang umaga! Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Nagagalak ako na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng Teleradyo dito sa Bamboo TV Eskwela. Ako ang inyong lingkod, Ma'am Sarah Jane M. Ganiga mula sa Cauayan City National High School Main Campus. Siguraduhin ninyong kayo ngayon nasa isang komportableng lugar at maayos na nakakapakinig ng ating broadcast. Para sa araw na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa wika, sapagkat layunin nating matukoy ang kahulugan at kabuluhan nito, gayon din ang ilang konseptong pangwika. Kaya naman, may papakinggan tayong isang tula na pinamagatang Wikang Pambansa, Wikang Panlahat ni Girlie Palmenco. Ngunit bago natin pakinggan ito, narito muna ang mga gabay na tanong na ating sasagutin matapos mapakinggan ang akdang tula. Una, ano ang kahulugan ng wika? Pangalawa, gaano ba kahalaga ang wika sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Wikang Pambansa, Wikang Panlahat ni Girlie L. Palmenco. Luzon, Visayas, pati na sa Mindanao, tuwing Agosto'y sabay-sabay humihiyaw. Grupong etniko sa Pinas, nagkakaisa, pinagyayaman panglalo ang wika nila. Ilocano, Bisaya, maging ang tausog. Sa wikang ginto, Pilipinas ay busog. Chavacano, Cebuano, Ilonggo at marami pa. Pagsaluhat mahalin, bigay ng dakilang lumikha. Iba't ibang salita man ang banggit, sa puso't kaluluway, isa lang ang gamit. Buong pagmamahal, itong ipagpunyagi. Kayamanan ng buhay, dugo at lahi. Mayamang kultura, kanyang sinasalamin. Makulay na tradisyon, ipinamamahagi din. Wikang pambansa ay wikang panlahat. Gamitin ng tama't paglingkurang tapat. Sa gisag ng kalayaan, sandigan ng katapatan. Wikang Pilipinong nooy ating ipinaglaban, naway ingatan at laging alagaan. Lubos na mahalin, kailanmay huwag papayaan. Wikang Pambansa, Wikang Panlahat ni Girlie L. Palmenco. Ba ang tula? Kung gayon, ay balikan natin ang mga gabay na tanong na inilahad ko kanina. Una, ano ang kahulugan ng wika? Binanggit sa tula na ang wika ay salamin ng ating kultura. Ayon nga kay Hemphill, ito ay masistemang kabuuan ng mga sagisag na sinasalita o binibigkas na pinagkaisahan o kinaugalian ng isang pangkat ng mga tao. At sa pamamagitan nito'y nagkakaugnay-ugnay, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga tao. Dito sa ating bansang Pilipinas, mayroon tayong mga salitang po at opo. Pansinin ninyo, tayo lamang ang may ganitong salita. Ibig sabihin, bahagi na ng kulturang Pilipino ang pagiging magalang. Ayon naman kay Henry Gleason, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo. Nagsisimula ito sa pag-aaral ng pinakamaliit na unit ng tunog hanggang sa ito'y makabuo ng pangungusap upang magamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa kapwa. Ikalawang tanong, gaano ba kahalaga ang wika sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ayon sa tulang ating narinig, iba't ibang salitaman ang ating ginagamit, nagsisilbi itong daan upang maibahagi ang naiisip, kayamanan ng buhay, dugo at lahi.
Ayon nga kay Bienvenido Lumbera, isang makata at isa sa mga pambansang alagad ng sining, ang wika ay parang hininga. Hindi tayo kailanman mabubuhay kung wala ang wika. Sa pamamagitan ng wika, nasasabi natin kapag tayo ay gutom, na ibubulalas natin ang ating nadarama. Halimbawa nito ay kapag tayo'y galit, masaya, o kapag may nararamdaman tayong masakit sa ating pangangatawan. Tunay nga na ang wika ay mahalaga sa ating buhay. Batid kong naunawaan ninyo ang kahulugan ng wika, maging ang kahalagahan nito. Ngayon naman ay dadako tayo sa iba pang konseptong pangwika. Ang wikang pambansa, ang wikang panturo, at ang wikang opisyal. Unahin natin ang wikang pambansa. Ito ay isang wika o dialekto na natatanging kinakatawan ang pambansang pagkakakilanlan ng isang lahi o bansa. Ginagamit ang isang pambansang wika sa politikal at legal na diskurso at tinatalaga ng pamahalaan ng isang bansa. Nakasaad sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987, Artikulo 14, ika-6 na seksyon. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Sa tulong ng pambansang wika ay naging madali ang pakikipagkomunikasyon ng mga tao sa lipunan. Malaki ang naitutulong nito sa pagpapaunlad ng bansa, sa paghahatid ng mga kaalaman at mensahe, pagpapahayag ng mga opinyon at ideya, pagbibigay ng suhestyon sa paglutas ng mga suliranin, pagpapanatili sa pakikipagkapwa at pagpapaliwanag sa mga pagbabagong nagaganap sa lipunan. Para naman kay Commissioner Francisco Rodrigo, 1987, ang Filipino ay hindi bagong wika na kinatha o kakathain ng sino man. Ito ay umiiral na batay sa Filipino kung saan naman itong Filipino ay batay sa Tagalog. Malinaw na malinaw ang ibig sabihin ng Filipino bilang pambansang wika. Hindi ito ang wikang Tagalog na ginagamit ng mga katagalugan ng Maynila. Bagkus, ito ay ang mga wikain na ginamit ng bawat mamumayan sa anumang sulok ng bansa na kung saan naiintindihan ng karamihan. Ang mga salitang iisa ang kahulugan sa bawat lugar at nauunawaan ng karamihan ay pinasok sa ating pambansang wika. Sa madaling salita, hindi lamang Tagalog ang wikang Filipino, kundi kinapapalooban ito ng iba't ibang lengguwahe ng bansa. Ikalawa, wikang panturo. Ito ang wikang ginagamit sa mga paaralan kung paanong matatamo ng mga mag-aaral ang leksyong dapat matutunan. Tinatawag din itong Medium of Instruction o MOI. Sa parehong artikulo at seksyon ay malinaw ding sinabi, itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Kapag sinabi naman nating wikang opisyal, ito ay legal na wikang ginagamit ng pamahalaan sa mga transaksyong panggobyerno, pasulatman o pasalita. Dalawa ang opisyal na wika ng Pilipinas, ang Filipino at ang Ingles. Ito ay batay sa Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987, Artikulo 14, Ikapitong Seksyon. Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbi na pantulong ng mga wikang panturo roon. Dapat itaguyod ng kusa at opsyonal ang Kastila at Arabic.
Sa kabilang banda, mayroon din tayong tinatawag na bilingualismo at multilingualismo. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ang salitang bilingualismo ay galing sa mga salitang bi o dalawa, lingua o wika, at ismo, pag-aaral. Sa makatuwid, ang bilingualismo ay tumutukoy sa pag-aaral ng dalawang wika. Sinabi ni Bloomfield 1935, ang bilingualismo ay paggamit at pagkontrol ng tao sa dalawang wika na tila ang dalawang ito ay kanyang katutubong wika o tinatawag na perpektong bilingual. Ayon sa aklat ni Melvin B. De Vera et al., sa kautosang pangkagawaran bilang 52, 1987, isinasaad ang pagbabago sa patakarang edukasyon bilingual ng ganito. Ang patakarang bilingual ay naglalayong makapagtamo ng kahusayan sa Filipino at Ingles sa antas pambansa. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng dalawang wikang ito bilang mga medium ng pagtuturo sa lahat ng antas. Mithiin ng bansa na makapag-angkin ang mga Pilipino ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang pambansang wika at bilang pagtupad ng kanilang mga tungkulin bilang mamamayan sa bansa. Ang Ingles naman ay ginamit upang matugunan ang mga pangangailangan ng bansa at upang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, lalong-lalo na sa pakikipagkalakalan nito. Sa kautosang pangkagawaran bilang 32 naman na ipinalabas ni Dr. Lourdes Kisumbing noong Mayo 27, 1987 tungkol sa binagong bersyon ng patakarang edukasyong bilingual ng 1974 na nagsasaad ng pagpapalaganap ng Filipino bilang wikang literacy at ang paggamit ng Ingles bilang di-eksklusibong wika ng agham at teknolohiya. Samantala, ang multilingualismo naman ay may iba't ibang dimensyon at maaari itong mabigyan ng magkakaibang kahulugan. Una, kakayahan ng isang individual o grupo ng mga tao na makapagsalita gamit ang 3 o higit pang bilang ng mga wika. Ikalawa, masining na pagbabalanse sa paggamit ng pangangailangang pangkomunikatibo sa mga kayamanang pangwika. At ikatlo, pagkakaroon ng kakayahang gumamit ng maraming wika ng may parehong katatasan sa mga ito. Nakatutulong ng malaki sa pagsulong ng globalisasyon sa mundo ang paggamit ng multilingual na wika sa bansa. Hindi ito nangangahulugan ng paggamit ng Ingles lamang, kundi pati na rin ng ibang wika sa ibang bansa tulad ng Nipongo, Espanyol at iba pa. Sa kabuuan, ang wika ay isang kasangkapan upang maihayag ng tao ang kanyang naiisip, na ibabahagi ang kanyang karanasan at maipadama ang kanyang nararamdaman. Malinaw na ipinakita rito ang pagpapakahulugan ng wika. Sa tulong ng wika ay nagkaroon ng pagkakaisa at nagkakaintindihan ang bawat tao. Sinabi naman sa konstitusyon na ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino. Habang ito ay nililinang, dapat itong payabungin at pagyamanin ng nakasalig sa mga katutubong salitang umiiral sa wikang Filipino at iba pang wika. Nangangahulugan lamang na magkaroon ng mga gawain ang mga institusyong sangkot sa pagtataguyod ng mga wika sa Pilipinas para sa pagpapalago ng ating wikang pambansa at mga wikang panturo. Tinalakay din natin ang pinagkaiba ng bilingualismo at multilingualismo, ngunit ang dalawang ito ay nakatutulong sa pagtataguyod ng pagkapantay-pantay sa lipunan at kasarian. Ito rin ang susi sa pagbubuklod ng magkakaibang lipunan na may magkakaibang wika. Isang bahagi ng unang leksyon ang ating natapos. Ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa iba pang konsepto ng wika. Siguraduhin tumutok sa ating paaralang panghimpapawid tuwing Lunes hanggang Biyernes. Laging tandaan, mahalin at pahalagahan ang ating wika. Saan man tayo magtungo, ito ang identidad ng ating bansa. Hanggang sa susunod nating leksyon. Muli, ako si Ma'am Sarah Jean N. Ganiga, ang inyong guro sa himpapawid. Paalam!